Kalabas lang namin from duty, so we're heading to season. Magkukoto lang kami, gutom na kami eh. Medyo nagkatoksikan kanina. Tumulong pa ako sa ER. Tumulong pa kami sa ER. So, yes! Parating na yung bagyo, guys. So, medyo nagpre-prepare na din kami. But, yeah. Gusto sa buti na lang hindi kami umuwi ng Ilocos kasi dapat uuwi sila pang ako sa Ilocos, then susunod sana kami ni Mac. But then, sabi ko next week na lang kasi yun nga, malakas yung bagyo. Signal number 4 na sila ngayon. Tapos 2 na kami dito sa Pangasinan and grabe. So ngayon naglinis lang ako ng mga brushes ko, guys, kasi practice ako kanina na mag makeup ganun. So I need to wash them. So here are the brushes that I washed. Ito yung bagong brushes na binili ko sa Zion Stuff sa Shopee. Sobrang, guys, ang cute-cute talaga niya. Wala kasing black. Gusto ko sana yung black and gold, pero wala siya. So, I just got the pink. Ito yung mga kabuki brushes. Ayan. Tapos, yung mga ibang ano ko. Trinay ko pa lang to. Tapos, hinugasan ko na agad. Ang ganda, guys. I will make a review of those brushes. Kaninang nag-makeup ako, guys. Makeup remover ako. Ginamit ko ulit tong EB Advance. Diba, na-review ko to? Kasi paubos na yung Lancome ko. Gusto kong gamitin yung Lancome ko lang pag yung mga, you know, talagang heavy-heavy. So, ginamit ko ulit siya sa eye makeup ko and my review still the same. Ang sakit pa rin niya sa mata, guys. So, I don't really recommend that one. Pero kung you're on a budget, hindi naman ganun ka-heavy yung mga makeup nyo, try nyo. Baka hindi ma-hapdi sa mata nyo, but sa akin, ano, ang hapti talaga, eh, ayokong, di ba, yung eyes ko. I'm currently watching a vlog. Ito si Sis Faye Jasmundo Vlogs. Grabe, guys. Ang dami kong pinapanood vlogs kasi gusto kong mag-cope up sa mga nag-subscriben ko na panood ko as much as I can. Pero yun, naghahabol ako ng time. Nag-enjoy akong manood talaga ng mga vlogs. So, kung may vlog kayo, comment down below para makapag-subscribe din ako sa inyo. Kasi, nanonood ako, hindi yung yung mga sinubscriban ko for the sake of the subscription lang, no? I really watch your videos, guys. So, let me know if you have a channel. And kahit hindi ako nag-leave ng comment, nanonood ako sa mga videos nyo. Kung minsan talaga, kailangan kong i-reload ng i-reload yung YouTube para lang makapag-leave ako ng comment. I-edit ko lang yung video ko sa YouTube. Actually, na-upload ko na siya kagabi pa. Yung vlog ko na, what you call this? Ano lang ang vlog ko yun? Struggle in filming a video, parang ano, na vlog siya. Ano nga ba yung mga struggle? Let me know, guys, down below, ano ba yung mga struggles nyo kapag nag-film kayo ng videos, kasi diba, there are a lot of factors kung bakit hindi kayo nag-film, mag-ganyan, or hindi kayo nag-vlog. So, please let me know down below kung ano ba yung mga hadlang, or how you call that one? Kung anong nagpapastop sa'yo to film a video. Nanonood ako ng news kanina and napanood ko yung mga nag-rally sa American Embassy. Yun. Grabe yung nangyari, guys. Sobrang brutal nang nangyari. Well, though my fault din yung mga nag-rally, but the police, di ba? Sobrang may mga nasagasaan. May mga, halos maiyak ako sa panonood ng ano ng news na yun kanina talaga. Kasi usapan namin dito sa bahay, ano mong may naglalaban ng mga nag-rally? Excuse lang sa mga, kung may mga pinaglalaban ka, I'm not really into something na para kalabanin or what yung mga pinaglalaban. All of us, meron tayong mga kanya-kanyang opinion when it comes to those. Pero hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan mong i-risk yung buhay mo. Well, in fact, ang USA naman, hindi naman, negative things lahat ang ginagawa nila. Oh, nandun na tayo. We don't want na may mga dayuhan na gumagamit ng mga resources natin or sila yung nagko-control sa pamamalakad sa government natin. But, are you eating in McDonald's? Kung hanggat, kumakain ka pa rin naman sa McDonald's, Starbucks, umiinom ka pa naman ng mga imported goods, at nagko-consume ka pa rin naman ng mga imported products like madami, mga pangkusina pa lang natin, pangkain. If you're still eating those or consuming those, bakit mo gustong, you know, paalisin or ayaw mo ng support or bakit ayaw mo ng makialam ang ibang tao? You know what I mean? So, yun lang.
Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan nilang i-raise. Sobrang nakakaiyak yung mga nangyari. Yung mga pinagpapalo yung jeepney driver. Tapos, after nilang pagpapalo, eh, kita mo talaga duguan yung mga ulo nila, ganyan. Tapos, may mga nasagasaan ng police mobile nila. Grabe. Grabe yung mga pangyayari nga. Napaka-sensitive na nakakasama ng loob. Sabi mo na, nurse, ako, sanay ako sa mga namamatay. Sanay akong nakakakita ng namamatay. Natatanggap ko agad-agad yun. But, kapag sa mga ganun na eksena, ang sakit lang sa pakiramdam na may mamamatay dahil lang sa mga ganyang pinaglalaban or dahil lang sa karahasan ng mga tao around them. Ang sakit ng loob ko talaga. Sobrang sakit ng loob ko. Hey guys! So, nag-start na ang bagyong lawin dito sa Pangasinan and wala na kaming kuryente. Nag-reply pa lang ako sa comment kanina. Wala na kuryente. Hi, Bebe Kels! Nakalamp lang kami. It's already 11 and the baby calls is still playing here. Yay! Mag good night ka na sa kanila. Good night. Keep safe ka mo. Ciao. Keep safe everyone.